Good day mga katropa, ayan. So napapansin nyo, may karton tayo dito ng tester, multi-tester natin yan, Brothers brand 850. So protektado na siya ng fuse and diode protection yan. So nabili ko ito kahapon kasi nasira yung analog natin nakaraan. Gagawa natin siya ng reviews kung sulit ba talaga 850 na pagkabili natin. Ang laman nito is ito, syempre yung manual niya. Ayan. Tapos nilabas ko na siya para mabilis tayo. Ayan, ito na siya. So ito, meron na siyang battery. Battery tester. Kung makikita nyo kung bad na siya o good pa yung battery natin. Kagaya na ito mga battery na to. Mamaya titignan natin dyan kung good pa or bad na. Tapos may buzzer na rin siya. Maganda pa na ito, may X10K na siya. Maganda to para pag magtetest tayo ng milikta parts. Yung isang DC, AC, syempre, yan. So, mapapansin nyo, may digital ditong katabi. Kasi titignan natin kung accurate yung basa ng digital dito sa analog. Kung accurate din siya. So, sige, simulan na natin. Unahin natin yung mga diode. Yan to. Yung buzzer. Sa time zone muna natin mga katropa. Yan. Tignan muna natin kung naka-zero ang test point natin. So, zero naman siya. So, ito na. Positive. Negative. Yan. Meron. Pag binaligtad mo, kailangan wala yan. Okay. Tapos ito yung AC niya. Kailangan walang papalo dyan. Ito namang isa. Diode rin to mga katropa. Ayan. Kabila. Yun, wala. So, dito natin na magamit itong X10K. Ayan, malalaman natin kung mailigta yung parts natin. Kung palitan na siya. Ayan, meron yan. Kasi ito positive yan eh. Ngayon, pag binaligtad natin, kailangan walang papalo dyan kahit konti. Ayan. So, good pa tong parts to. Ayan. O, dito naman tayo sa brakes diode. Ito. Ayan. Positive, negative. So, pag binaligtad dapat natin is walang papalo niyan kahit konti. Pag meron, palitan na rin yan. Ayan. Wala mga tropa. Ganon din sa AC. Ayan. Kailangan walang papalo. Itong kagandahan dito sa X10K para malaman natin kung may leak yung parts natin. So ngayon, punta tayo sa battery. Battery tester. Yan. Ang sukat nito is yan. Nasa 1.5 lang siya. 1.5. Set natin ang 1.5. Yan, itong negative. And positive. Ayan. Ayan, mapapansin nyo mga katropa yan. Nasa good pa siya. Ayan, nasa blue. Ayan. Good pa to mga katropa. Ang isa. Ayan. Negative. Positive. Ayan. So mga katropa, ito is malapit na papunta sa ano to eh. Malapit na mag-red. Ayan. So, isa naman, negative, positive. Ayan. Napansin nyo, wala nang reading. Bad na talaga to. Very bad na. Ayan. Ito. Palitin na yan. Tapon na. So, punta naman tayo sa capacitor. Ayan. Punta na times 10. So, ito. Reading natin. Tignan natin kung makaka-reading na. Ayan. Ayan o. Napansin nyo mga tropa gumalaw, di ba? Balitan rin natin. Ayan. Itong isang malaki. Ayan, testing natin.
Ayan mga tropa, nakakatest naman siya ng capacitor. Ayan, good. So ngayon punta tayo sa resistor. Ayan, ito na natin, gagamitin yung backup digital natin kung accurate ba talaga dito sa analog natin, kung sulit ba talaga tayo. Ayan, ayan 96, kasi ito, itong resistor natin is 100 ohms. Ayan, ah, 96. So, gagamitan natin ang analog. Tingnan natin kung tatama sa reading ng digital tong brother tester. Up. Time zone lang natin. Ayan. Mapapansin niyo mga tropa, di ba? Ayan. 96 reading dito. Yung 100, ayan. Almost 100 na siya. Bali, accurate naman tong nabili nating analog. Ayan. So sa mga magsisimula pa lang ng mga technician, ito maganda rin tong tester na to. Ayan, 850 lang, halos may sandwa ka na rin na makagamit na tag 2000 plus. Ayan, 850 na parang sandwa. Ayan, so yun lang, accurate naman din siya, good. Ang battery pala na ito is may 9 volt dito sa loob, 9 volts na square, tapos isang piraso na AAA battery. So yun lang mga tropa, magandang klase naman pala tong brother tester. Thank you and God bless.